Also keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from trouble. So, okay na po yan. Let's pray, Panginoon. Salamat sa inyong salita, Panginoon. Pag-aaralan namin. Punong-puno itong Proverbs, Lord, ng aral. Medyo malalim sa amin, pero pag naging familiar na kami, ilang chapter na ba kami, Panginoon. So, we pray na nakukuha na namin ang tema ng yung salita, Lord, sa Proverbs. Huwag kayo po mag-agabay sa amin, especially mga kabataan, Panginoon. Kayo malulati. Ay, salamat po sa resulta ng soul winning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good evening. May plema siya na. May plema ka ba? Okay, the righteous man wisely considered the house of the wicked, but God overthrew the wicked for their wickedness. Ito ay dito tayo natapos, di ba? Explanation natin dyan. Ay, ano? Ano yung considered the house of the wicked? So, inaalam mo ano meron dun. Hindi mo i-desire yung hindi naman gusto ng Diyos sa'yo. Pero, minsan daw, okay, ang Diyos ang nagpapali sa kanila dun. Okay, so sabi natin, bahay ng iba, nakikita ko, ba't kaya ang yaman ito? Huwag mong paghangaran yung hindi naman para sa'yo. Pero, pag oras na nila, minsan, papalisin sila doon. Diba? Nangyayari yun. So, sa may mga ilang panahon, may mga bansa na pinagpapala, ngayon, wala na. Greece. Lugi na daw yan. Spain. Sa utang. Sabagay, tayo din eh. Pero sila dati, mga pangyarihan sila. So, yan. Huwag kayong maingit sa mga mayaman, pero wicked naman. At bihirang-bihira naman yung ano. Bihirang-bihira naman yung matuwid tapos sobrang yaman, no? Nakita ko yun eh. Siguro, I believe nilalagay tayo ng Diyos sa exactly na place na kung saan niya tayo gusto at para sa tayo lalago. Okay? Pag sobrang yaman mo, ang hirap niyan eh. Minsan na nabubulag, marami nabubulag dyan. Diba? Yung mga ito minsan, kaya kami pinapahirapan natin para makita nila yung buhay din minsan. Hindi pwedeng sarap ng buhay lagi. Yan, sina Esi, kahit paano, naranasan yung ano. Doon kaya minsan tumira, ano? Gusto mo doon? Kasi yung rikla. Lagi dito, sinanay lagi yung ano eh. Mag-camp ka kaya doon? Gusto mo mag-camp? The righteous man, okay, ano yan? Whoso stoppeth his ear at the cry of the poor, he shall also cry himself, but he shall not be heard. So, naalala nyo, mayroong katulad na to last time eh. Ang sabihin lang yan, pag mayroong, ano, mahirap, no, minsan, tapos, again, ito yung mahirap sa Bible, hindi ito yung ano, yung mga namamalimos. O ito yung mga talagang nagisikap pa rin pero nahihirapan. So, hindi tayo, hindi bago sa atin yan, sa atin daw, talagang marami yan. Sa US, ang pulubi nila dun, ang gaganda ng jacket eh. Pero, tumutulog, natutulog sa daan, pero sa sarap ng kinakain. Maloko-loko rin yung state eh. Inagawa nila, pati drugs, ina-subsidize daw. Alam ko talaga yun. Pati yung mga needles niya. Palitan natin para ginagawa sila doon ano eh. Pagkakapirahan ng gobyerno. So sa atin talagang pag mahirap, mahirap. Kaya sabi dyan, pag pag nangailangan naman, kaya mo naman i-provide, why not? Okay? So sabi, especially pag umiiyak na sa'yo, di ba? A gift in secret pacifies and anger. Ito medyo maano. Sige nga, pakibasa, ready, go. A gift in secret pacifies anger, and a reward in the bosom strong wrath. Ano yung pacifies? Sino may pacifier dyan?
Sana. Basa ng pacify, ano yung pacify it? Napatahimik, di ba? And the reward in the bosom, strong lot. Okay? Ano yung sabihin yan? Magaling yung mga boss dyan. Mag-alam nila yung mga, yung ano nila, yung tao nila, medyo, ano na, nahihirapan na, di ba? Kasi bumababa na yung moral, anong gagawin nila? Medyo ibigyan ng bonus, dito kong tawa na naman. Di ba? Ganun din tayo, mga anak natin, minsan nahihirapan na, oh, na ilang beses na palo, ilang na mapagalitan. So para hindi naman tayo, no, alam mo na, yung mga bata, ang mabalance naman, tinalo mo na. Tapos magluluto ko ng masarap pagkain, di ba? Bakit? Kasi nga, alam na mga nanay, tatay ito, kayo din, okay? Pag yung galit, pag may galit, huwag mo nang papausukin pa, gagatungan pa. Diba, ito mga bata kasi, hindi nila alam yan eh. Minsan, pag tuwan-tuwa sila eh. Pag nagagalit, no, hawakan mo ka yung tinga, mga ganun. Tuwa, mga loko-loko na yung mga ganun. Pag galit na, huwag mo nang galitin lalo, huwag mong asarin. Ito mga to, minsan, ganun eh. Ay, sige, asarin pa natin. Natutuwa pag naasarin ba tao, tama ba yan? O, ikaw, gagawin din sa iyo. Nasaan naasal ka rin, sigurado. Kasi gagawain mo yan eh. Yung sabi ng Diyos sa atin, minsan na may way para mapacify ang anger na yan. Kasi minsan hindi maiwasan eh. So, anong gagawin mo? So, bigyan mo ng konting. Yan. So, again, ito ay, again, sa Proverbs to, hindi ito laging exactly tama. May mga reality lang sinasabi dito. Okay? Ngayon, so, magaling din mga bata dito. Gagawin nila, pag galit na si tatay, kunwari, magiging masipag, no? At kaya sipag niya, ano ngayon? Yung pala, may nabasag na, or may ano. Kanina, mayroon dito yung natapon yung ano natin. Hindi ko alam, walang umaamin. Parang trigger yung tapon. Yan. Natapon eh, pinatuyo ko lang. Okay? Sinasabi lang dito minsan, nakaka, pag sinabi again, pacify, ano yun? Hindi necessarily na matuwa, pero at least may nagagawa sila ng mga bata. So, ganun. Pero, doble ano to, hindi laging puro positive to. Minsan, ginagawa yan ng iba sa atin. Okay, sa Hollywood, bakit ang gagaling itong mga to mag-entertain? Kasi supposedly, nagagalit tayo sa kalokohan nila. Alam nyo ba yun? Pero, anong ginagawa nila sa atin? Pinapacify sa tayo. Kunwari, uy, nanalo. May nanalo sa atin ng... Diba? Ang gobyerno sa gumawa ng kalokohan, tapos biglang may bonus yung ano. Tapos sabihin, uy, may nagawa sila dito. Okay? Hindi kayo ito. Ano ba ito titingnan eh? Dami ng utang. A secret. Ayan. So, pinapacify tayo in secret. Okay? Strong rat. Saan tayo dapat galit? Sa lipunan natin, dapat galit tayo sa mga wickedness. Pero minsan, parang mga Kristiyano, parang hindi soldier. Hindi tayo galit. No, again, yung galit, may lugar yan. Sa halip na yung mga kulto, ine-expose natin, oh, bait din yung mga yan. Di ba? Alala ko na naman si, sino ba yung ano? Politiko, tumakbo? Villanueva? Ba, alam mo si Kibuloy, he is a servant of God, mga tagalangit din kayo. Ang kalokohan ng mga politiko. Okay? Si Abante naman, nga pinangalanan ko na, yung Baptist Day na ano ko yung ano eh. Napanood ko yung ibang part. Kesyo winitnessan niya sa ano, naka-mic siya. President, gusto namin maligtas ka rin. Hindi mo witnessan ng ano, kayo-kayo lang. Tapos mamaya-maya, binola-bola na. Kayo lang, presidente, galit sa...
Kahit yung mga pastor, pag gano'n ng ano eh, President Duterte, pag against ka sa presidente, against ka sa Diyos, may mga gano'n pa. Parang sinamba na. Kasi nakakabuisit eh. Ayaw mo lang ano eh. Pero minsan, inaano ko rin yung iba eh. Hindi naman sumasagot. Pero tuloy-tuloy eh, parang ano to, movement na to eh. Diba, kahit yung sa amin, merong ano din eh. Pro Duterte, hindi mo tayo against na huwag natin supportahan. Obviously, supportahan natin yung dapat niyang gawin. Dapat natin gawin. Ano ba, kailangan mo pang itaas ng ganun? Diba? Nga, sabi siya, minumura yung mga Catholic. Tonto ay mga Baptist. Ano to? Gera ng mga denomination. Mga ewan eh. So yan ha. So tandaan natin yung both ways. Pwede ko bang gamitin to? Yan sa Bible eh. Yung subtlety. Diba sino yung unang subtle na ano, sinabi sa ni Satan, diba? And thus the serpent was more subtle than any. Yung pala sa satarasta pala yun. Pero yung subtlety, tinututo na sa atin, meron tayo dapat. So ganun din to. Pwede mong ganun yan, gamitin yan na eh kung boss ka naman o kaya magulang ka eh, anak mo naman yan, ba't di mo minsan padulasan, di ba? Hindi naman yun ano eh. Pero pag mali na talaga yung oh, cellphone, bigyan mo cellphone, yun ang gusto, ha? Tumahimik. Anong gusto? Ice cream? Sige, bili lahat, ha? Tumahimik. Mali naman yung lagi, di ba? Minsan, tansyahin mo ano yung dapat sa kanila. Kaya ngayon, pag ganun ka rin sa iba, pag yung gobyerno, may ginagawa silang kalokohan, tapos biglang, oy, magmumura ang ano, rollback. Pag rollback, talagang binobroadcast, pag nagtaasan na, wala, tahimik sila. Diba? Pag sona, talaga, ang dami pala accomplishment, ba't di ko alam? Ayan. Kasi binobroadcast nila. Okay? So again, supportahan natin ang gobyerno, kahit sino man yan, hanggat ayun tama lang. Okay? So, galing, di ba? Tuloy mong nandun pala sa Bible yun. Dalawang application, both sa positive at sa negative. Okay? So, yeah, pag pinapacify tayo ng kung sino mang hindi dapat, yeah, sa soul winning, ganoon na lang ha. May mga sobrang galing dyan, sabi nila, aba, di mo na kailangan yan, ano na kami. Kaya tayo, gusto nating masigurado kung talagang ano, ligtas. Unless pag ayaw talaga. Okay. So iba, pare-pareho naman tayo, kunwari pang pare-pareho ang Kristiyano. Tapos magbabago yung ano niyan. Hindi ka naman kasalita ng ganyan, ba't ngayon pa, praise the Lord ka rin. Yung pala, pinapacify na tayo para itong bukas yung programa namin, hindi ako sinasagot ng HR eh. Noong una sabi, CCF daw yun eh. So sana, sumuporta, sana. Eh, wala lang tayong gagawin nung, di mabuti lang. Pero di ko alam. So last year, parang ano eh, wala akong ano last year eh. Pero ngayon, mukhang nagmutulong yung mga kasama. Magbay natin. Kasi ganun ang labanan eh. Huwag tayo magpa-pacify. Ano naman tayo dito? Wala namang gulo. Ba't mo di mo nang i-preach ang gospel na yan? Hindi na kailangan yan. Kapayag ka ba nun? You know eh, di ba? Na ang Diyos galit sa kasalanan. Hindi, baya mo na yung mga bakla. Hindi naman sila, ano eh. Hindi naman sila nang gugulo eh. And tinitira na sa atin yan, yung mga bata, utak nila. Yung karumihan nila, pinapangalandakan nila. Masabihin mo, tayo, wag nating tirahin. Kalokohan ng ibang mga, ano, mga mahinang preacher lang. Ayaw nilang maipaglaban. Tapos, ipapacify tayo. But, kami pareho lang tayo. Okay? Mahal natin lahat siya. Tayo, Kristiyano. Yan. Ito, sige. Ready? Go. Joy to the just to do judgment, but destruction shall be to the workers of iniquity. Medyo madali lang, di ba? So, pag ikaw ay just, ang gusto ko lang na dito, syempre yung judgment. Gusto mo mag-judge. Again, yung kakabaligtaran siya sa amin, don't judge. Sabihin nila gano'n. Kasi ibig sabihin nila, actually, huwag mo akong i-judge. Pero kung natin, i-ano nila, general nila, don't judge.
Yan sabi dito, ang just is matutuwa yung just na mag-judge. Diba? Kasi diba? So, pag just ka, gusto mo lagi, lagi. Kahit konting bagay, pinag-iisipan mo, ano ba yung maganda dito. Yung iba, pag kailangan mo na mag-ano, hey, ako na yan. Huwag na mag-isapan yan. Bible na naman. Lahat sila, diba, mga pang-asal nila, tagal na yan. Tagal na ng Bible na yan. Di pa nila alam kung sinong ano. Naliligtas yung mga ganong kabanat mo eh. Pero tayo, inaaral natin lahat ng maliit na bagay. Kasi we love judgment. Amen? At yan ay siyempre mabuting judgment. Okay? Hindi lang gusto natin, natutuwa tayo. Na-practice natin yan. Puro aral. Aral na naman. Aral ulit. Aralam natin yung judgment ng Diyos sa mga bagay-bagay na yan. Ngayon, ito yung medyo obvious na. Pag ikaw daw yung worker of iniquity, sigurado, mga bata. Ano yung iniquity? Kasalanan. Gawa ka ng gawa niya. Sige, kala mo, walang mangyayari sa'yo. Ang katapusan daw niyan, paulit-ulit na tayo. Destruction. So, hindi, mayroon akong kilala. Loko-loko, ano eh. Kala mo lang yun, sa loob yun, sira na yun. Yaman nila. Ang saya nila. Mukha silang masaya. Pero ayaw nila sa Bible. Alam mo lang yun. Ang daming sira na yung ano yan. Sira na pala ang judgment niya. Utak niya, sira na. Okay? Ito sabi ng Bible. Kung dududa ka, huwag sa Bible. Okay. Parang nalaman, masyado akong judgmental. Hindi, yun sabi sa Bible eh. Tsaka na-observe ko rin, plus. Aside from the fact na-observe ko yun sa maraming tao, pag titingnan mo on the surface, naku, napapakabait. Napakabait. Pero, ano na palang, ano. So, ngayon mga bata, hindi nyo ma-imagine, di ba? Meron yan. Nakikita nyo rin yan. In the future. Pero ngayon, magtiwala lang kayo sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, yung makasalanan, may paglalagyan yan. Okay, yung lagi na sinong sinesya, sa impyerno yung pinaka-ultimate. Okay? Ay, basa po. Ready, go. The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. Hindi lang, may congregation din pala sila. No? Ano yung congregation? Church. Okay, assembly. Okay, yung church kasi masyadong na-attach yan sa Christian church, which is, pero ang pinaka yung congregation sa Old Testament, sa New Testament church, totoo yun. So yung church, ano lang yan, congregation. So nagsasama-sama tayo, meron tayong purpose, di ba? So sila, yung mga nagsasama-sama rin, pero iba-iba rin tayo ng purpose, di ba? So basta sabi ngayon dito, congregation of the dead, yung mga unsaved. Okay? Ngayon, ano yung the man that wandereth? Ano yung wander? I wonder. Ganun ba yun? Hindi, okay. Oh, yun eh. Diba? A siya. Ano yung wander? Hindi lang lakbay, pero parang hindi alam kung saan magpunta, diba? Umaabante siya, pero ano man ako? Parang gusto ko to. Wandering around. Parang Stephen minsan. Wandering around. Kung may pupuntahan ka, puntahan mo. Kung wala kang pupuntahan, upo ka dyan. Di ba? Ganun din yung utak nyo minsan. Nag-pipits dito, ganadong-ganado. Tapos yung utak nyo, ano pagkain mamaya? Ay, nabanggit yung ano. Ay, naalala akong iba. Di, nag-wonder na yung utak mo. Hindi, sundan mo. Nag-asalita. Yan, dito ka na rin lang, di ba? Si AC, pag ano to, sharp to eh, di ba? Minsan, bigla na sumasagot. Tama! Diba? Si Peter. Pero pag nag-wonder na yung utak mo, wala na. Anong pinag-usapan? Antokin ka na lang. Napaka gagandang katotohanan pala yung binabanggit dito. Tapos, ikaw, naisip mo, anong pagkain mo? Nakakain tayo, okay? Ama, madalas, gutom, pag dito. Okay, ano ba yung inuisip mo? Huwag kayo mag-wonder. Pero dito, hindi lang utak ang nag-wonder dito. Ano sabi dyan? Out of the way of understanding. O, sakto-sakto.
Pag nag-preach tayo dito, para magkaroon tayo ng pangunawa. At tamang pangunawa, tamang line of reasoning. Okay? Yung kanina, yung bata, medyo matalino. Pero pagdating talaga sa religion, di ba? Napansin mo de? Lagyan yung soul winning. Pag alam mo nagwa-wonder siya, huwag kang oo lang. Opo, opo, ganyan po yan, ganyan. Sakto tayo, di ba? Kaya systematic yung pag-aaral natin. Hindi ko lang sinama dun yung ano, mayroon pang graph si, ano, si Verity dun eh. Pag ito sinagot niya, ito. Ito sinagot. Sa program, ganun yan. Dinidetali yan eh. So, huwag ganun yung utak nyo. Huwag gala ng gala. Lahat ng salita ng sinasabi ko na, nag-salita, nag-preach nga dito. Sundan mo lahat. Ay, nahuli na ako. Okay lang, sundan mo ulit. Parang ganyan. O, oh, nahuli ka. O, oh, balik. Ha? Huh? Ba't niya nga sinasabi, hindi yung talking ka na, sige, bahala na. Eh, kitang-kita ko naman kayo dito. Pag nag-joke ako, hindi kayo nakatawa. Nakakatawa, kahit nakakatawa. Bakit kaya? Kasi wala eh. Minsan ganun din ako eh. Ba't siya natawanan? No, may mga ibang joke na kuha ng iba, yung iba hindi. Yung iba, nakikinig kasi. Or minsan naman, iba nga yung nasa utak. Okay? So, balik tayo dito. Ano yung sabihin ng wonder about of understanding? Ito yung way of understanding. Siyempre, aral, basa, makinig, tapos tingnan mo kung ano yung pagkakapareho. Pag nag-alis ka na doon, katulad nga ng mga yan, yung sinasabi nung bata kanina, ganito po yan eh. Kasi nga, na-rehearse sa kanila, pinarot yun eh. Sabi nila, madalas ko narinig kasi narinig ko sa Catholic din yun, sabi nila. Bakit kailangan mamatay ni Kristo? Eh, para po ipakita sa tao. Ano ipakita sa tao? Anong papakita niya? Kailangan mo siyang patunayan sa atin. Parang ganun sinasabi ng mga yun eh. Kasi nga, hindi nila maintindihan na kailangan mamatay ni Jesus kasi may kasalanan. At hindi pwedeng wala magbayad ng kasalanan na yun. Ang magbabayad nun ultimately, yung sino nagkasala, eh, minahal niya tayo ngayon. Siya yung nagbayad. Yun yung hindi maintindihan ng mga tao ng kaisulba, simple. Ang ginagawa, nag-wonder na. So, palagi mo na iniwala ka talaga dyan. Ganun na sa mga style ko eh. Hindi naman sa nang-aasa, pero minsan, hindi, naiwala ka ba talaga dyan? So, babalik na yun, di ba? Pag nakita mo, parang ako pala tanga eh. Ano, tanga pala yung reasoning ko, di ba? Marinealize yun, pag hindi mo sinakyan eh. Eh, paano pag bago-bago ako, gusto mo lang, sakyan natin sila para hindi rin ako niya awayin, mga ganun. Hindi ganun na soul winning. Kung nag-divert na siya, oops, hulihin mo agad. Oh, bakit ganun? O nga, no, sorry. Yan. Kung medyo honest yan, mag-concede yan. Okay? So, ganun ha. Huwag kayo mag-wonder. Kaya ngayon, kaya isa sa mga mahirap pag-aralan talaga, Bible. Kasi ang dami yung nag-wonder eh. Tapos yung mga nag-wonder, yun yung nabasa mong una. Okay? Ang dami na iwala. Pre-trib. Nasanay ka na. Hindi mo binasa yung Bible. Tapos sila parang ang gagaling. Ah, siguro yun talaga yung tama. Eh, nabasa mo ngayon yung tama. Parang hindi mo na maalis sa sistema mo yung mali. Okay, ganun tayo. So, kaya maging matalino kayo, maiging talaga soul winner ka. Alamin mo yung pinaka maayos na daan. Madali mo na makikita yung mga mali. Okay, lagi natin illustration niya sa pera daw. Yung tunay na pera. Paano masabing tunay yan? Pag yung mga kasi tinitrain sila, paano mo mga, kasi ganito lang po yun, ititrain namin sila sa tunay, alam mo yung tunay na texture, yung shape, yung printing, yung ink, yung feel, yung, pag sanay ka na sa tunay, eh minahawakan kang biglang parang tunay lang, uy, peke ito. Ganon ang training sa kanila, ganon din tayo ngayon. The more na nalalaman mo yung katotohanan, puro laging katotohanan, yung basta hindi nagda-divert doon, okay? Pag mayroong konting ngayon na pinasok sa hindi katotohanan, sa katotohanan, sinasabing katotohanan, hindi pala, may konti lang na mali. Eh, parang hindi totoo yun. Yung parting yun, hindi totoo. Di ba? Ganon. Okay? Nag-wonder na yung mga yan. Kaya anong solusyon dyan? Kaya yung mga winawi natin, very bold tayo, di ba? Yan ang sinabi sa, mag-stay ka ba dyan? Yung iba, hindi nila ginaganon eh. Inaano nila sa ganda kesyo ng ano nila, hindi nila dinediretso tayo, yun yung talaga yan, anong gagawin ko? Hindi tayo masyadong time, huwag ka na dyan. Okay, sana, doon ka sa katotohanan. Pero, pag sila ay gano'n, namin-win mo ngayon, eh nag-wonder na sila, mananatili sila doon, yun yung sabi dito. Mananatili ka doon.
Kaya ang hirap mag-wonder. Kahit ganun din, mga Kristiyano ka na, sabihin natin ligtas ka, pero mayroon ka pa rin to some degree ng ano, ng kalokohan. Okay? Eh, nag-wonder-wonder ka doon. Kristiyano ka. Subukan ko natin itong mga ano, kahit sinabi ni Pastor na huwag na mag-bumili ng NIV, okay, King James lang. Hindi, subukan ko lang. Okay? Basa ka pa rin. Sabi, huwag mo nang basahin eh. Nag-wonder-wonder ka. Ano mangyayari? Baka magmanatili ka dyan. Okay? Sa mga ligtas, hindi na sa congregation of the dead. Ibig sabihin lang parang ano, congregation of the carnal. Ganun. O, congregation of the weak. Christians, di ba? So, hindi mo rin gusto mong ganun. Ngayon, kaya nga, subukan mo lang kung tama ba yung pastor, yung King James lang, titingnan mo. Pero pag nakita mo na tama yun, settled ka na, huwag ka nang mag-divert, huwag ka nang mag-wander around. Okay? Okay? Hindi, gusto ko pa rin ganun. Ulit mo. Hindi. Okay. Ready? Paibasa, ready, go. He that loveth the shepherd shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. Gusto ba maging mayaman? Kaysa naman maging mahirap, di ba? So, automatic naman yung pag masipag ka talaga, halos ano na yun eh. Default na yun. So, especially sa mga kahit hindi perfect, ano, may ano yun, may certain degree of certainty kahit saan ka pa. Kaya yaman ka. Okay, hindi na masyadong mayaman. Basta tuloy-tuloy sa katuwiran ng Diyos. Masipag ka. Ano yung sinasabi dito kung hindi daw yayaman? Pag gusto mo lagi masarap, masarap matulog, ba't ako papasok? Tulog na lang ako. Ang sarap kumain ng mamahalin. Diba? Ano yung loveth wine? Ang sarap uminom. Actually, hindi ito laging alak ang wine, ha? So, pero sa especially sa kanila, ganun, dati ang mahal daw ng juice. Biruin mo, ilang orange kaya sa palagay nyo, kaya dito, bago mapuno ito ng pure orange juice. Ilang orange? Mga ganun. Isang bag. Kasi juice lang eh. Kaya dati pag may juice ka na wine, okay, may wine ka, ang mahal nun, yaman mo. Pag sabihin ito, yung mga umiinom sa ano, kakain sa, hindi nga Jollibee, pang ordinary pa yun. Mga kinakain natin mahal. Lama siya. Vikings. Okay, yung may natry kami doon, Japanese eh. Basta na ano lang ako, sige, kain tayo dyan, Yabu. Sarap naman talaga, kaso mahal. Saka hindi ganun, mga hindi ko mamatch yung presyo sa'yo, sarap. Masarap, pero hindi ganun dapat kamahal eh. Pero, hindi, sinubukan lang namin. Hindi, gusto ko laging social eh. Naku, hindi kaya yaman. Diba, yung mayaman ay matipid. Okay? Again, hindi ko yung totally sinasabing laging ganun ha. Hindi rin ako naniniwalang ganun. Minsan, kailangan mong ano, gamitin para sa kalulatian ng Diyos yung pera. Hindi, tipirin lahat. Yun ang philosophy ko, tipid lagi. Hindi rin lagi, okay? Sinasabi lang dito yung katotohanan na pag magastos ka, hindi kaya yaman. Okay. Ready? Verse 18, go. The wicked shall be a ransom for the righteous and the transgressor for the upright. Ito na yung ano, may rapit din din. Ano yung ransom? Tabo. So, paano ba mabayad yung wicked sa righteous? Sige nga. Ha? Ano yung sabihin yan? Saan tutubusin? Okay? Sa? Sa kulungan. Okay. So, obviously, ano, sa ibang bagay yan, okay? So, isipin nyo na lang ganito. Kunwari sa, again, dito lang, hindi perfect illustration to, ha? Pero, mayroon ding sakto din to. Kunwari sa isang kumpanya, na iba masipag, ginagawa yung tama, tapos mayroong iba, hindi. Okay? Pag kailangan nang may tanggalin, anong sino tatanggalin doon? Diba? Yung may na-identify mong mga loko-loko, diba? Diba ko tatanggalin yung matino?
Diba? Again, di lagi nangyayari yan, pero yun yung default. Okay? Kasi kahit sabihin mong wicked yung boss, alam niya, mas makakabuti sa kanya yung kahit yung mga ayaw niya. Kunwari, nag-Bible, ayoko sa mga tao to eh, pero sila yung nakakatulong sa kumpanya, alisin mo ba yun? Diba? Ano pa? Kunwari, ano, sa mga businessman, kunwari, okay, may business to ng matino. Ito yung mga businessman na loko-loko. Okay? Eh, kailangan na namang, ano, magtanggalan. Sino yung mapapahamak dyan, sa palagay nyo? Eh, kailangan natin yung tax. Sino kayong tax natin? Yung mga matino, yung gumagawa ng matino, o yung mga vices? Ay, yung vices na. Diba? So, ngayon, sila yung mahihirapan. So, parang, yung sinasabi yung ransom dyan, parang tayo na spare. Diba? Kailangan ng tax pala, sila yung tinaksan. So, ngayon, hindi nila tayo tataksan. Maraming pagkakataon nangyayari yan. Oh, kunwari, magkakapatid kayo. Uy, kailangan, ano, kailangan may maiwan. Kunwari, ganun. Mag-mall tayo, kailangan natin na sa bahay. Sino may iwan ko? Yung tatay. Yung matino ba? Yung gustong-gusto niyang i-treat ng masarap na magkain o yung loko-lokong anak niya? Ha? Yung loko-loko. Eh, kaso may kailangan maiwan, di ba? Nakita niyo yun? Sino yung may iwan? Hindi equal ang tao. Siyempre, ang laging may iwan madalas, especially pag natupad yung kalooban ng Diyos, yung loko-loko, yung wicked. Totoo yan. Kasi ang pabor nasa matino. So again, minsan hindi nagkakaganon, pero as a general rule, ganun yun. Okay? Ngayon, maglo-loko-loko ba kayo? Sana hindi na. Para mas fair kayo, kasi minsan may mga ganun talagang pagkakataon. Okay? And the transgression for the upright. So parang hindi kompleto yung phrase, pero ano yung sabihin nun? Ganun din yun, very good. Diba? So, ransom naman yun, yung mga transgressor for the upright. Okay? Mag-iisip ako ng example eh. Ayun na yun. Okay? Kaya huwag kayong magtatampo. Bakit kaya yung example ko? Ba't kaya kami yung baka hindi kayo righteous? Laging isasalba yung mga righteous. Okay? Example na, halimbawa may isang lugar, merong rain, inaanap yung gumawa ng prison. Oo. Siyempre, sususpect agad yun, yung mga tatong. Ayan, galing. Tama, no? Tama yun. Kaya ito, magandang ano yan. May mga ano rin yung mga pastor dyan sa mga young people. Ba't ka mag-debase ng adik eh nagkaroon ng doon, bataya, na pagsuspechahan ka. Oh, yun ito. Eh, ganyan-ganyan kasi ang polma mo. Hindi, pumapolma lang. Polma lang po ito. Eh, yun nga, polma nga eh. Ayun ito. Totoo rin yun. Eh, yung iba, nagpakatino na, nag-base matino pa. Oh, ganun tayo dapat. Ay, sige. Move on. Ready, go. It is better to dwell in the wilderness than with the contentious and an angry woman. Naulit na rin yan. Napansin niyo ba yun? Kaya mga babae, hindi yan Bible yan, okay? Obviously, minsan lalaki ganyan din, pero minsan mas kayo dyan eh. Mas, tawag dito, mas inclined kayo dyan, mas prone kayo dyan. Kaya, mga lalaki minsan gusto lang ng kapayapaan. Okay? Tsaka mas madali silang marindi sa ganyan. So, konting alalay. Okay. Ito, maganda to. Ito yung verse sa pag-ipon daw. Ready, go. There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Okay, so kaya meron ding verse sa pag-ipon. Ito daw yun. Pero hindi sinabing talaga mag-ipon kasi sabi sa Bible, sa langit ka mag-ipon. Pero,
Kung nag-iipon ka rin naman sa langit, pero meron ka pa rin dito, di ba? Ba't mo naman gagastos yung lahat? Okay, kaya sinasabi lang dyan, dung sa bahay ng wise, meron dung ano, treasure. Pansin nyo ba yun? Meron silang something to spare kung sakaling dumating yung, alam mo na, kagipitan. Pero yung tao, ay, mayaman tayo ngayon, travel tayo. Ay, may pera, bigla, oh, bili tayo ng ano, kahit di naman kailangan. Bili tayo ng electric fan, yung ginto. Kailangan mo lang naman, hangin. Ay, may pera ako, bili tayo yung ano, sobrang mahal na sasakyan. Ang mahal ng monthly niyan, ay, maganda naman. Hindi, baka hindi natin kayaanin eh. Sa ngayon, kaya mo eh, paano pag ano? Yan. Ready, go. He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness and honor. So yan, yung team na yan, paulit-ulit yan. Eh. Ano yung sabi ng followeth after? Follow after. Sumunod. Ayun lang yan. Ibig sabihin nun, yun ang righteousness. Eh. Sunod tayo. Ay, matino si tatay. Sunod tayo kay tatay. Ay, matino si nanay. Ayoko dun. Ayaw mo sa matino? Diba? Ay, si Ezekiel to. Sabihin ko, matalino to. Pinakamatalino to sa kanila eh. Kasi lahat in-invite natin ang kapatid mo, tatay mo, diba? Si Ezekiel, siguro naisip niya, bukod sa minsan may pagkain dun, eh, salita daw ng Diyos yun, di ba? Natututo pa ako. Di ba? Minsan lang, may nang-aasal. Pero okay lang kasi ako, umakay ako sa pang-aasal eh. Pero tumibay ako dyan, naging matalino ako. So, kailangan mo rin maintindihan yung ibang tao, bakit sila ganun? Mali sila. Pero, ikaw, natitrain ka, tumitibay ang dibdib mo. Di ba? Yan ang ano dyan, yan totoo. Inisip ko nung bakit kaya lagi ako inaasal. Pogi naman ako, sabi, hindi ako pogi. Eh, nung ano, siyempre, may nakapansin, ang pogi naman pala niya. Ah, ganun pala yun. At least, natutuwa ka, di ba? Hindi yung, pogi ka ng pogi, hindi ka pala pogi. Puro ka, ano lang. Okay? Bandang uli, yung sinasabi sa mga bata, yung lesson lang dito, follow after righteousness. Ano yung honor? Actually, napansin niyo yung verse, ang finalo niya lang righteousness. Pero yung nakita niya, ano, dami. Bukod sa righteousness, may nadagdag pang dalawa. Ah, sorry. Dalawa pala yung sinundo niya, righteousness and mercy. Pero nakita niya, life, righteousness again, and then honor. So, ano yung sinabi ng mercy? Ibig sabihin, pag ikaw naman yung, minsan kailangan mong mag-mercy, pag sinabi mercy, parang awa, di ba? Or minsan, mga bata, gusto ko talagang gulpihin eh. Ang kulit eh. Pero naintindihan mo ngayon, medyo konting ano naman. Bata eh, baka background yan. Ganito. So, may mercy din, di ba? Hindi, ano? Ito nga. May mercy din, di ba? Last one. Last two. Ready, go. A wise man scaleth the city of the mighty, and casteth down the strength of the confidence thereof. Ibig sabihin nun, a wise man scaleth the city. Ano yung scale? Parang sinusukat, di ba? And casteth down the strength of the confidence thereof. So, yung sabi dito, kahit yung pinapanood kong ano, may documentary na panood, ganda eh. Talagang inisa-isa nila yung fall of Jerusalem. So, sinong kalaban nila? Yung Rome, di ba? 70 AD. So, sila ay, syempre, nagkaroon pa rin sila ng wall eh. Ang hirap nito. So, patalinuhan yun. Hindi lang pwedeng paramihan. So, bandang huli, minsan, talo ng matalino ang malakas. So, yan ang pinaka-premise ng self-defense. So, gamitin mo yung bigat niya sa kanya. Okay? Sinong kailangan natin talunin? Si Satan. Hindi natin kaya yan basta-basta. Hindi natin siya makita. No? Hindi siya namamatay. Okay? Therefore, yung memory niya, alam niya, matalino siya eh. Kahit paano. Ano nga gawin mo? Maging wise ka. Paano tayo maging wise?
enough to beat Satan. Hindi nga natin kaya eh. Ha? Study of the Word of God, pwede rin yan. Pero yung pinaka-ultimate, hindi mo talaga kaya yun eh. Oh, ano yung wise? Kunwari si Ezekiel. May manggugol pi kunwari sa kanyang kasing laki ni, ano, ni Kuya James. Anong gagawin mo dapat? Hindi mo kaya yun. Kung may baril ka, pwede. Pero, kumanap ka ng mas malaki sa kanya. Kaibiganin mo, uy, may gugulpi sa akin daw. O, sige, tingin natin yan. Magsama pa tayo ng lima. Uubo ba yun? Hindi na, di ba? So, si Satan, malakas siya eh. Ano magawin natin? Kasama mo ang Diyos. Bukod sa aralin mo yung salita ng Diyos, hindi lang ikaw. Sabagay, pag inaral mo yung salita ng Diyos, kasama mo na ang Diyos dyan eh. Di ba, huwag mo siya i-confront ng harapan. Ang Diyos ang hayaan mong tumalo sa Kanya. Mas malaki ang Diyos sa Satanas eh. Okay? So, ganun yun. Walang laban yan. Ay, hindi, pwede akong gawin ni Satan ganyan-ganyan. Eh, kaya ng Diyos yan. Okay? So, be wise. Kahit gano'n pa yung kailangan mong city or ano, na i-conquer, pag wise ka sa Kanya, maraming kwentong ganyan. Hindi lang sa warfare, sa, yun nga, yung self-defense. Nakita na kayo ng, ano, boxing, di ba, ganon? Ganon ba kayo ng boxing? Naliit siya, mabilis naman. Huwag yung wrestling, kalokohan yun, scripted yun eh. Okay. Ito na lang, simple lang naman to. Tapusin na natin. Ready, go. Whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from troubles. Okay, paulit-ulit na rin. Ibig sabihin lang nito, huwag kang madaldal. Lalo sa mga bagay na importante. Ay, may nakita ako, sinabi mo agad. Lalo na yung mga bagay na ano, yung kasiraan ko natin ibang tao. Eh, sa palagay mo lang pala yun. Hindi may sinabi kang ano. Hindi naman dapat. Oh, nagkaroon ka ng problema ngayon. Sinabi mo sa akin ganyan na, na hindi mo pala naintindihan lang. Oh, huwag kang masyadong ano. Kaya sabi doon, keep it his mouth. Yung sasabihin mo pag lumabas sa bibig mo yan, siguraduhin mo ilang beses mo na filter yan, especially pag kasiraan ng ibang tao. Diba? Eh ito, madalas sinasabi natin, na-expose natin yung kulto, diba? Kahit yung ibang Baptist. Sa palagay nyo, hindi ko pinag-isipan ng gusto yun. Na ano ko na yun, na-measure ko na yun, na accepted ko na yun kung ano man yung mangyayari. Okay? So, kinalculate na natin yun. Maaring hindi lahat, hindi mo alam lahat eh. Okay, pero kayong mga bata especially, huwag kayong madaldal. Isip muna, be slow to speak, slow to, ano yun? Swift to listen. Swift to listen, slow to speak, slow to what? Speak, swift to hear. Okay? Makinig ka muna. May sinabi doon, ano yun? Tanong ka lang, tanong. Ano nangyari? Ano exactly nangyari? Maiging matalino ka. Kaya pansin mo yung ibang, itong taong to lagi yung dahing kaaway. Observe mo yung, konting narinig niya pala, papanig agad kung kanino. Eh, hindi yung madalas ng mga ano eh, mga madali, ngayon sa basketball ba, di ba? Okay lang yung gusto mo yung basketball, pero yung, may mag-away ka ba doon sa fans ng iba? Ewan. Laro lang. Oy, may sinabing ano, mali sa ano nyo, sa tatay mo, mukha daw ganyan. Hindi naman pala totoo. Alamin mo muna yung mga bagay-bagay. Okay? Maulit-ulit yan sa Proverbs, sa James. Yan, pagiging hindi madaldal. Hey, question. Question ba kayo? Ulit-ulit, medyo yung mga common yung atin, pero may nasama mga medyo na malalim. Sana na intindihan natin. Sana si Ashley, lagi natin makasama. Natututo ka ba? Lalo mga babae, ha? Kayo dapat ang ano, maging matalino. Kasi mahina na nga kayo sa physically. O, diba? Saan kayo makakalamang? Kaya sa church talaga daw, marami babae. Eh, alam nila yan eh. So ngayon, yung mga lalaki, matalino to pag mag-church pa. Diba? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. Especially mga bata, Lord, maintindihan nila. Napaganda yung salita.
accurate ito, pwede na ibang hawakan pag nangako kayo na mangyayari ito, kung maganda man yung masama. Ma-warningin kami pag may sinabi sa Bible na masamang kahihinat na ng wickedness, iniquity, mga rebels, mga mockers, Panginoon, mga scoffers, mga hindi na nampalataya, Panginoon. We pray na kayo'y gagabayan. At ibang bagay pa, Lord, na aking pangailangan, kayo pong malala dito, Lord. Kayo lagi mapuri sa aming buhay, sa aming soul winning. Ngayon sa lang sa katagumpayan kahapon. May upload namin to, Lord. Marami rin ma-bless dito, Lord. Maraming matutulan. At kayo po yung kapatuloy lamang. Kung mayroon pang kailangang improve, Panginoon, makita rin namin to, Lord. May mali, tanggapin ang mali. Kung may tama, ipaglaban. We pray. Especially mga kabataan, Lord. Si Ashley, Lord. Especially si Pia, Lord. Alalaanin niyo rin po. May pong commitment sa inyo. Ay ma-renew. Maglaban niyo, Lord, ang panumbahan. Alala niyo, katulad ko rin po, Lord, ang panahon na mahina. So, kayo po ang kalakasan namin. Alalaanin niyo po, Lord, sila. Mga bata dito, Lord, mag-commit, Lord, sila. Kasi sila, kayo lang ang mahali nila. Ang inyong salita, mahali nila kayo. Ang inyong kaparaanan, ang inyong gawain. Mga adults, sulungan namin sila. Maging mas matalino pa kami to provide for the week. At baka kami ipagpalaan niya natin po, Lord. At kayo po yung malabot sa amin. Kaya mga malalati, lagi in Jesus' name we pray. Amen.